Malakas ka pa din, Doyle. Maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa mga kapatid po natin sa Pasay Church of Christ. Ang mensahe po na aking ipaglilingkod sa umagang ito ay pinamagatan ko pong Church Bible Assembly. Nung nakaraang Sunday po, na-invite po ako sa Maunlad, Malolos, Bulacan, Church of Christ po doon. Yan po yung topic na hiningi po nila sa akin sapagkat ang dahilan po kung bakit po nila hiling yan sapagkat medyo habang dumarating daw ho yung panahon na ngayon bare months na kumukunti daw yung mga dumadalo sa gawaing pagkakatipong pagsamba na kung saan ito'y napakahalaga. Kaya yan din po yung mensaheng gusto ko pong ipaglingkod sa atin. Bagamat marami na pong mga paksa na hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na inihain po ang mga kapatid natin na mga mangangaral. Panahon pa ho ng ating mentor na si kapatid na J.R. Tibayan. May mga topic din po siya. Ganun din ang kapatid na Darwin. Ako din po. Ngayon din po ang iba. Sila kapatid na Gambot. Kapatid na Nelson, alam ko, nagturo na rin na na may kinalaman sa topic na ito. Subalit, sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, kumbaga po sa pagluluto, lalagyan ko lang po ng ibang atake at ibang sangkap na sana po ang bawat isa sa atin makinabang po sa araling ito. Na kung saan, kung sa iba po, ang araw ng Linggo, tinatawag ho ng Sanlibutan Family Day. Nilalabas po nila yung kanilang pamilya. Alam naman po natin, dalawa lang po yan, amusement, park. Parang family bonding po yan eh. No, cinema, panonood ng TV, ng sine. Pagpasyal sa magagandang tanawin na kung saan doon po sila nagkakaroon ng family bonding. Why not? Ang pinakamagandang bonding, dalihin po natin sa gawaing pagkakatipong pagsamba. Sapagkat may kasabihan nga po, kapag kayong Diyos ang nasa pundasyon ng pagsasama ng isang pamilya, ang pamilyang ito, hindi naman ho kasi prinamis na walang problema eh. Wala hong promise na ganon. Ang problema nandiyan po yan, pero dahil may Diyos ka, kaya mong itawid ang iyong pamilya sa gitna ng maraming problema. Dahil meron pong Diyos. Kaya dapat po, lagi pong kasama sa plano ang Diyos. So, simulan po natin sa pag-aaral na ito na 100% ang Panginoong Diyos darating. Naalala ko po yung kanta sa pinanggalingan ko pong pananampalataya, yung unang-una, yung Catholic. Bago ho matapos yung kanilang simba, ang tawag kasi doon simba. Meron ho silang closing song. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. 100% po mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo babalik. At kung siya po'y babalik, mga kapatid, kailangan po ang bawat isa sa atin, i-anticipate po natin yun. Ano ibig sabihin ng i-anticipate? I-pause natin, wala pa ho yung time na yon na para bagang this day or any day will na darating, talagang darating siya. O anumang oras o anumang minuto, nandyan siya. Kailangan po ready tayo to anticipate it, mga kapatid. Kasi minsan, alam niyo po, nag-active ho uli ako ngayon sa pagiging bouncer, ano? Gusto ko lang manamnam yung salitang anticipate. Alam mo ninyo, nung nakaraan, binalita sa 24 oras, yung bida po sa Squid Game na isang K-pop artist na babae. Ang event po, mangyayari sa Cubao, no, mga kapatid, isa pong theater doon na nasikat, sa likod lang po yan ng Araneta Coliseum. Ang event po is 9 p.m. Pero alam niyo ho yung mga fans niya,
1 p.m. pa lang, nakapila na, ina-anticipate na. How many hours ang ipaghihintay nila? 1, 9 p.m. po yung start ng fan meetup. Pero tingnan nyo po gano'ng, doon ko nakita eh, parang akmang-akma yung word na anticipate eh. Alauna, nakapila na sila ron, ang init-init po sa labas. Pero ini-injure nila yun. Kasi ina-anticipate nilang ma-meet nilang kanilang iniidolo. Sana maging ganun din tayo sa church. When it comes to assembly, Sabado pa lang ina-anticipate na natin ano yung isusuot ko, no? Yung pamilya ko ba kompleto na maisasama ko sa gawain pagsamba? Yung ibinukod ko bang halaga para ibigay sa koleksyon eh nakahanda na. Yung ini-anticipate na, yung pinuporsi mo na, wala pa yung araw na yon. Kasi yun ang ibig sabihin ng anticipate, tama ho ba mga kapatid? At ang isa pang nanakita ko mga kapatid, nung dumating na yung oras na yon, grabe ang electrical energy nila mga kapatid. Pagpasok pa lang ng artista, sigaw na ng sigaw. Very excited sila. May mga sumisigaw ng I love you. Alam ko naman yung mga fans. Sabi ko, overwhelming na. Parang ano, parang nakaramdam ako ng konting kurot. Bakit pagka church hour, assembly hour, minsan, napaka-energetic mo sa mga songs of spiritual song. Pero pag dumarating na yung mensahe, yung iba dyan nakakatulog na. ang sakit pero totoo, di ba? Real talk. Yung iba nakakatulog, nakakaidlip na. Pero sila grabe. Wala silang dull moment. Mula nang magsimula hanggang matapos, energetic sila. May mga napapaos, nakakadisigaw ng sigaw. May mga tumitili. Sabi ko, ganito. Sabi ko, kailan kaya magiging ganito kabuhay? Kailan kaya magiging ganito kabuhay ang gawain asemblya sa gawain ng Panginoon? Kaya doon ko po nakita yung definition ng word na anticipate. Bakit po napaka-importante nito? Basahin po natin. In Deuteronomy, ito po yung fifth book na isinulat po ni Prophet Moses. Kung tawagin po ito ng mga kahudyuan, natawag nila itong Torah, five books of Moses. So ito po yung panlima. Tinatawag din po itong rewriting of the law. Yung muling pagsusulat, pag-uulit ng kautusan. No, yung Deuteronomy, yan ang mga ibang mga termino dyan. So ito po yung nakasulat sa chapter 4, verse 10. Ganito pong nilalaman. Pansinin niyo po yung ginamit dito na word. I'm reading from King James. Ang sabi po niya, especially. Gusto ko man notice niyo yung salitang yun. Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God. Ang tinutukoy po si Moses. The Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me, nung sinabi ng Panginoon kay Moises, ano po yung sinabi ng Panginoon kay Moises? Gather me the people together. Ito din po yung ginagawa natin, di po ba mga kapatid, sa umagang ito? We are gathered. No? Nag-aassemblya po tayo. No? Sa harapan ng Panginoon para po siya ay ating sambahin, paglingkuran sa araw pong ito. Parehong-pareho po yan ang dito'y binabanggit. Tutuloy ko lang po yung pagbasa. And I will make them hear my words. So pansinin niyo po, the reason kung bakit po nagkaroon ng assembly nung panahon ni Moises, ginader po yung mga Israelites para po marinig nila ang tinig ng Diyos. The same din po sa ating ginagawa, yung mga tumatayo po ng mga manggagawa, mga preacher, mga mangangaral, sila po yung nagre-research. Alam po ninyo, hindi po madali mag-research. Kaya, saludo po ako sa mga teacher. Kasi hindi naman po basta-basta yung pag-research. Pati ho yung mga historical background, pati ho yung mga meaning, pati yung pinag-aaralan nila, hindi ho nila basta-basta tinuturo yan. Nagsusunog talaga sila ng kilay.
Tapos minsan katutulugan lang natin, wag na wang mangyari. Minsan kababagutan lang natin, parang they don't deserve it na yung pinaghandaan nila tutulugan lang ng ibang kapatid. Wag na wang mangyari na real talk, minsan madalas nangyayari. No, mga kapatid, tuloy ko lang po yung pagbasa sa naturang talataan. And I will make them hear my words. Yung kanilang tinuturo, hindi naman nila word. Yung tinuturo ko po, this is not my word. This is God's word. Bakit po napakahalagang marinig nila yon? That they may learn to fear me all the days that they have shall live upon the earth, and that they may teach their children. Pansinin niyo po, sa Hebrew word, mga kapatid, ang ginamit po doon na word, pakinggan niyo po, kahal ang nakasulat na Hebrew word. Kahal. Anong ibig sabihin ng kahal? No? To assemble together or gather together. Yun po yung ginamit na Hebrew word, kahal. To assemble together and to gather together. Meron po isang ginamit na word na Hebrew. Ang ginamit po, am. A-N-M. Am. Ang ibig sabihin po niya, a people congregated unit. No? Especially a tribe as those of Israel collectively. Kaya nga po sabi, gathered collectively. Sabi niya, figuratively, a flock. Men, women, nation, people. So yung parang isang ibig niya sabihin, no, am, no, collective, flock, nation or people. So napaka-importante po niya, mga kapatid, yung gathering. Bakit po? Para marinig anya nila ang aking tinig, so that they will hear my word. And upon hearing the word of God, they may learn to fear me all of their lives, and that they may teach it to their children. Kaya nga po, ito yung isang bagay na hindi po natin matatakasan. Lahat po kami mga may edad na. Kasama na ako doon. Aalis po kami, papanaw kami. Pero yung mga anak natin, mga kapatid, na naturuan natin na makarinig ng aral ng Diyos, na natuto silang matakot sa Diyos, sila pong magpapatuloy ng ating pananampalataya sa gawain po nating asembleyang ito. Kaya napakahalaga po ng asembleya na ito ina-anticipate talaga natin. No, hindi yung basang magigising ka na lang, oy, ano nga pala ngayon, para nagkukumahog ka. No, mga kapatid, sapagkat napaka-importante na yan, mga kapatid, yung gawain na yan. Napaka-importante na sa araw na yan, kumbaga po, tingnan nyo po, cellphone nga po, ah, cellphone pag nalulubat, di ba, kailangan i-charge. Di ba? Ah, credit card nga po, di ba, kapag nagamit mo na, kinakailangan, dahil nagamit mo ng pambili, kinakailangan lagyan mo ng laman. Kasi pag hindi mo nilagyan ng laman, delikado ka, habulin ka dahil di ka pa nakakabaya ang credit card, kinakailangan. Lagyan, same din po sa pinag-aaralan natin ito. 6 na araw bago po dumarating yung unang araw ng Sanlinggo. Ang dami po natin mga pagsubok na pinagdadaanan. Ang dami po nating stress sa buhay. From work, sa paikisalamuha sa kapwa-tao, at sa iba't iba pa. Kesa sosyalan man yan o sa paikisalamuha sa tao. Ito po yung nagsisirbi po nating nare-recharge tayo pag nakakarinig po tayo ng mga aral ng Diyos sa asembleyang ito. Ito po yung nagsisilbing pampalakas natin. Para pag dumating na naman po yung mga anim na araw na yan, Lunes hanggang Sabado, ready na naman po tayo, recharge tayo. Mga kapatid, kaya napaka-importante po niyan. At alam po ba ninyo, ito po binasa po natin in Old Testament, in New Testament, mga kapatid, gaano ba ka-importante? Gaano ba kahalaga itong ginagawa natin sa pagtuturo ng mga kasangkapan ng Diyos na mga apostoles? Itong ginagawa nating asembleya. So tingnan po natin. Basa po tayong muli
Ito po yung makikita natin sa sinulat po ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. Ikalawang sulat po niya ito. Ito po yung mababasa natin sa chapter 2 verse 1. So ito po ang nakasulat. Now, we beseech you, brethren, by the coming of our Lord. Pansinin niyo po, by the coming of our Lord, Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. No, mga kapatid? Ang Greek word po na ginamit, mga kapatid, espinogoge. Yun ho yung Greek word. Anong ibig sabihin? A complete, pansin niyo po yung ginamit, a complete collection, specifically a Christian meeting for worship, assembling together. O mga kapatid, ang idea po nito, mga kapatid, gusto ko po i-visualize yung idea nito ay gaya po ng ina-anticipate natin na dumating na ang Panginoong Hesukristo at iniipo na po niya yung lahat ng lingkod niya na Kristiyano sa bawat panig sulok ng daigdig na ito. Yung general gathering na po. Nakuha po ninyo yung pag-aaral na ito, mga kapatid. Gaano kahalaga ito? Kanina po yung sinabi ko, gaya ng itong ina-anticipate na natin, ipinuporsin na natin yung araw na hindi pa nangyayari na gaya ng nangyari na. Kaya po, sa isip ko, sa isang bahagi ng isip ko, sana wag muna ngayon dumating ang Panginoon sa araw na ito. Bakit ko po sinabi yun? Kasi po kawawa naman po yung mga kapatid natin, kapananampalataya natin, na kung darating siya sa araw na ito, na pwede naman, may possibility, eh maraming kapatid ang wala sa gawaing asimbliyang ito. Nakuha po ninyo yung gusto kong sabihin. Kasi po yan po yung nilalaman ng pinag-aaralan natin eh. At alam niyo po mga kapatid, itong ginamit na Greek word, ispisonagoge, ay dalawang beses lang po ginamit sa Biblia. Dalawang ulit lang po ito ginamit sa sulat. At the same po yung estruktura. Ito po yung unang Tesalonica. Mamaya po babanggitin ko yung ikalawa. Bagamat hindi pa ho sa ano ito dahil nakakadalawang passages pa lang po tayo, mga kapatid ko. Gaya ito na na-anticipate na natin na parang ito na yung araw ng general gathering ng Panginoon, which is napakasaya nun, mga kapatid ko. Kasi sa panahon na yan, wala nang kamatayan, wala nang pagluha, wala nang sakit, wala yung mga dating bagay mo, wala na. No? At ang lahat ng tao, yan ho yung ina-anticipate, yan ho yung gustong mangyari. Pero ang problema, kaya nga po sabi ko kanina, kung yan po ay mangyayari ngayon, huwag nawa sana. Kasi tingnan nyo po mga kapatid, kung titingnan po ninyo yung ano natin, yung visual Zoom platform natin, ilan lang po ba yung dumalo? Ilan lang po ba yung nasa Zoom meeting na ito, sa assemblyang ito? Bagamat hindi po ito ay physical, pero gumagamit po tayo ng makabagong teknolohiya na para bagang tayo ay magkakasama sa physical. Yun ho ang adbentahe ng teknolohiyang ito. Tama ho ba, mga kapatid? Kaya ako po sinabing huwag na huwag mangyaring ito na nga. Kasi po nakakalungkot. Tingnan nyo po ha. Less effort na ito. Kung tayo po merong physical place na doon tayo mag-assemble, eh masyado hong maraming hassle. Bakit ko po nasabi? Iko-considered mo yung length of travel. Tama ho ba? Kukonsumo ka ng travel eh. Ima-maximize mo lahat. Anong oras ako makakarating doon? Malilit ba ako o hindi? Samantalang ito, obor na sa atin ito. Hindi ka naalis ng bahay mo. Tama ho ba? Yan nga nakakalungkot. Hindi ka naalis ng bahay mo. May wifi ka. Magpa-load ka ng ano. Bubuksan mo lang yan. Andiyan ka na. Di ho ba? Tapos,
Nakakalungkot, wala ka pa rin pala. Yun ang real talk, mga kapatid. Di ba? Pero sa ibang bagay, present ka. Tapos pag gusto mo, dumating ang Panginoon na isasama na tayo dun sa langit, gusto mo, nandun ka, kasama ka rin. Eh, hindi po ganun. Hindi po ganun, para din ho yung pagtatrabaho eh. Mga kapatid, tingnan niyo po ito ha, real talk, para din po yung pagtatrabaho. Bakit ka hihingi sa amo mo ng sweldo ng 6 na araw, eh hindi ka naman pumasok ng 6 na araw. Pero gusto mo, sumweldo ka. The same din po ito. Darating ang Panginoon, ipagsasama niya. Kung ang sabi niya doon sa aklat ng San Juan, kung saan ako naroon, dumuon din kayo, ipagpe-prepare ko kayo ng bahay. Sa bahay ng aking ama, marami anyang tahanan. Tapos gustong-gusto mo, kasama ka. Tapos sa ganito, na ina-anticipate natin yung general, ito na po yung tinatawag na general gathering, eh, gusto mo, kasama ka. Samantalang pagka-gathering naman, ayaw mo. Wala ka. Absent ka. Di ho ba? Nakakalungkot nga eh. Isa po sa apostolis ng Panginoon na nabuhay na mag-uli siya nung wala siya. Ano sabi? Eh, maniniwala ako na nabuhay nga yan kung maidadaliti ko yung daliri ko sa kanyang mga sugat sa kamay, sa paa, sa tagiliran. Hmm. Eh, wala rin po tayong pinag-iwan doon. Dahil absent ka eh. Yun nga ang problema sa absent eh. Di ba? Kaya, ito pong ano, pinag-aaralan natin mga kapatid, napaka-importante nito. Kasi yan po yung talagang ninanamnam natin na ina-anticipate natin yung General Assembly, yung gaya ng ito na yung araw na sasalubong na tayo sa Kanya at kukuwanin niya na tayo, kukuwanin na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito na yung gaya ng pagdating niya. Ang tanong ito, di ba kapag nakaka-convert tayo sa church, usually, nangyayari naman talaga yan eh. In every congregation, in every churches, meron nung nako-convert. Ang natural na tanong, kapag nako-convert, gaya ho ng mga nakikita nila sa ibang mga denominasyon, ibang pananampalataya, ang number one na tanong ganito eh. Nasaan ang templo? Sino yung priest natin? Sino yung pari natin? Di ho ba yan ang number one na tanong? Kasi nga po, di ba, huwag natin kalilimutan, bago napunta yan doon sa aral ng Panginoon, galing muna yan sa ibang mga denomination. Kagaya po ako, galing po ako, dati po akong ministro ng Iglesia ng Diyos. Yan ang number one na question kagad eh. Nasaan yung templo natin? Sino yung priest natin? Sino yung pari natin? Sino yung saserdote natin? Diba yan ang talagang common question? Kasi, halimbawa, kung layan eh, nanggaling doon sa pananampalataya ang gaganda ng mga templo, eh, lalo ho tayo ngayon, eh, hirap na nga tayo makahanap ng physical na place of gathering na hanggang ngayon eh, nahihirapan po tayo. Eh, minsan, madalas, yan ang common question eh. Nasaan yung templo natin na doon tayo magkakatipon? Sino yung priest natin? Ito po ang kasagutan ng banal na kasulatan. Ito po yung mababasa natin sa 1 Peter chapter 2, verse 5. Sama din ho natin yung tatanong lang ho tayo ng isa pang verse sa verse 9. Ito po ang sabi ni Apostol Peter. Ang sabi niya, ye, ang bawat isa, sabi niya, ye, ang bawat isa na mananampalataya, ye also as a lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. O, mga kapatid. Ganda ho. Yung binanggit po niya sa mga mananampalataya, ye, ang bawat isa sa atin sa Greek word, letus. Letus. Ano ibig sabihin? Apparently, a primary word, a stone, literally or figuratively. No? Kumbaga po sa atin, pag binisualize natin ng bawat isa sa atin, spiritual stone
na ang bawat isa sa atin yun ang bumubuo ng estruktura na templo po ng Panginoon. Nakuha po ninyo mga kapatid. Ang bawat isa po sa atin ay gaya po, figuratively and spiritually speaking, gaya ng mga batong buhay na nagpo-form. No, pag humaharap po tayo sa Diyos gaya ng asimbliyang ito, na nagpo-form sa harap ng Diyos gaya tayo ng templo. Kapag harap po natin ito sa Kanya sa araw pong ito, ay nagiging katulad po tayo ng isang templo. No, sapagkat ang bawat isa sa atin ay mga batong buhay. At kung tatanungin, sinong priest? Kasi may templo na eh. No? Ito po. Verse 9. But ye, again. Pansinin niyo po. Ye, again. Kung paano yung verse 5 na ginamit ye, yung mga Kristiyano, ay gaya ng mga batong buhay, ganun din ito. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Pansinin niyo po. Ang ginamit po, basileios, yung word sa Greek. Ang ibig sabihin po ng basileios, kingly in nature, royal, no? At royal, the priestly, no? Sacerdotal order, priesthood. So hindi lang pala basta-basta yung pagkapari natin eh regular priest lang nung kagaya nung araw sa Israelites, 'di ba? May mga Levita. Hindi lang pala tayo ganun. Sabi po, a royal priesthood, no? Yung pagkasaserdote, may royalty. She and he, hindi ho pinag-uusapan yung ano kasi in spiritual tayo. She and he, ang bawat isa po sa atin, no, mga kapatid na mananampalataya, meron ho tayong pagkasaserdoteng banal. A royal priesthood. Kaya hindi ka na maghahanap. Sino yung priest? Saan ang temple? Sino yung priest? Sino yung pare? Ang bawat isa po, no, eh meron pong pagkasaserdoteng banal. Yun ho yung binabanggit ng banal na kasulat. At isa pa ho, mga kapatid, isa pa hong gusto nating maintindihan sa pag-aaral pong ito, na may kinalaman po sa assembly ang ating ginagawa, ay yung nasa chapter 12, verse 1 and 2 ng Romans. Ito pa ho. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Kasi nahabag sa atin ng Diyos, kaya po tayo tinawag eh. Dahil po sa kaawaang yaon, dahil sa kahabagang yaon, ano yung dapat nating isukli? Na tayo bilang mga batong buhay, na pag tayo yung humaharap sa Kanya sa asimbliyang ito, yung nagiging templong banal tayo, na ang bawat isa sa atin, lalaki ka man o babae, bilang mananampalataya ka, ay may pagkasaserdoteng banal. Ano lang yung hinihingi? Dahil nahabag sa atin ng Diyos, tinawag tayo. Ito po, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ibang translation, which is your act of worship. Yun ho yung mga ibang translation na ginamit. Verse 2, ito po. And be not conformed. Ito ho yung pinakamahirap eh. And be not conformed. Kung napanood po ninyo yung pelikulang Transformer, diba, halimbawa si Optimus Prime yung leader po nung ng kabilang samahan ng mga robot. From ano po siya 10-wheeler eh, 12-wheeler na cargo truck. Nagta-transform siya into a robot as Optimus Prime. Yun din po yung binabanggit. Ito yung mundong ginagalawan natin, nasa kadiliman, nasa kasamaan. Parang ganito ho yan. Sa ginagalawan po nating mundo,
sa kanila po normal na ho yung agawa ng kasamaan. Sabi niya, do not be conformed into this world. Sana hindi tayo maging ganun. Kumbaga sa kanila, yung salitang WTF, normal na sa kanila yun. Sana hindi tayo maging ganun. Yung word na PI, normal na sa kanila, acceptable sa kanila. Sana hindi tayo maging ganun. Do not be conformed, no, into this world, but ye transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Dapat alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ito ba kalooban ng Diyos pag ginawa ko? Di ho ba? Versus ito. Ito yung tinatanggap ng mundo. Di ba, mga kapatid ko? Sa asimblyang ito, mga kapatid, huwag ka na ho maghanap ng animal sacrifices. Ito pong ating katawan, ito na po yung buhay na sakripisyo sa Panginoon. Paano po ito nagiging buhay na sakripisyo? Yung ito pong katawang na ito ay nagkakaroon ng napakagandang pagbabago na itong katawang ito nagiging kasangkapan na kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang kinikilos ng katawang ito. Doon po nagiging buhay na sakripisyo po tayo. Kaya sa asimbliya, gaya ho nung unang panahon, meron na hong priest, yun yung tayo, royal priesthood, meron hong templo, ang bawat isa sa atin, templong buhay. At ang bawat isa sa atin, may pagkasaserdote ba na? At meron din ho tayong buhay na sakripisyo. Ito pong ating mga katawan. Kung paano po ito kumikilos sa kalooban ng Diyos. At nag-iiba sa kilos ng sanlibutang ating ginagalawa. No, mga kapatid ko. Tuloy po natin ang pag-aaral pong ito. Ano po ba yung noon pa ninanais na, no, mula pa nung panahon ni Moises hanggang sa panahon po ng mga apostol na sila Apostol Pablo? When it comes, lalo na kapag dumating po sa gawaing pagkakatipon. Kasi po, kung titingnan ho ninyo, lahat po ng mga lingkod ng Diyos, ng mga naging leader, Moises, no, hanggang po sa panahon pa ng mga apostoles, pag pinag-usapan po yung gathering, isa lang po yung nais ng puso at isip nila. At sana po, mga kapatid, ito din po yung sanang maging naisin din ng ating puso at isip. Kapag pinag-usapan po ang gathering, ano po yung talagang noong pa ninanais nila? At maging sa panahong ito, alam ko ito rin yung ninanais ng mga ibang mga kasamahan ko, nila Brother Darwin, nila Brother Gambot, nila Brother Boy, Brother Henner. Ito yung ninanais pag pinag-usapan ng assembly, pag pinag-usapan ng pagkakatipon. Ito po, yun na sa unang Korinto, chapter 14, verse 23, kasama po yung verse 26. Ito po yan. If therefore the whole church become together, so ang pinag-uusapan, assembly, tama ho ba? Into one place and all speak with one tongue, and there come in those that are unlearned or unbelievers, they will not say that ye are mad. Sana po nakuha niyo yung unang verse. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito yung ninanais nila. If therefore the whole, gusto ko po makuha niyo yun, the whole church become together. Mga kapatid, ilan po ba yung total member ng buong Pasay Church of God? Sino po nakakaalam? Yung total po na member, yung mula pa noon na magpasimula. Hula na lang ako, ha? Hula. Siguro more than hundreds, more than 100s, or near 200. Yung po yung whole, yung po yung kabuuan. Alam ho ninyo noong pa, panahon pa ng mga propetang si Moises at mga iba-ibang propeta na naging leader po ng Israel. Ang gusto na po nila pag pinag-usapan po ang asimbliya, ang sana darating kabuuan. Minsan po ang dumarating isang bahagi lang. Halimbawa po, imagine niyo po ito, meron ako dinodrawing, one whole circle.
Ang gusto po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagnanasa ng mga naging leader noon ng bayan ng Diyos, pagka dumating po yung asimbliya, ang gusto po niya kabuuan ang darating. Tingnan niyo po yung platform natin, ilan po yung dumalo? Sa tingin po ba ninyo mga kapatid, yan po yung kabuuan ng buong kongregasyong ito? Ng buong Pasay Church na ito, nakakalungkot. Sa hula ko po o sa hinuha ko, wala pa po sa kalahati. Baka wala pa rin pa nga po sa one-fourth. Ewan ko, itama niyo po ako. Yung dumalo sa kabuuan. Yung word po kasi ang gusto ni Apostol Pablo, the whole kabuuan. Baka wala pa nga po sa one-fourth. Yung po yung nakaka-guilt, yung po yung parang nakaka-konsensya. Di ho ba? Kasi imagine niyo po ito, di ho ba mas lalong masaya, mas lalong complete yung joy kapag nakita mo yung bawat assembly yung nangyayari every first day of the week, eh ang dumadalo the whole. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, baka po yung pinagkakatipunan natin sa top, baka hindi po tayo kaya nun eh. I-accommodate eh. Kung ang dadalo po, the whole ah. Sa inyo pong palagay, sa tingin niyo po, tama po kaya yung sinasabi ko, hindi po tayo kayang i-accommodate kung ang dadalo lang talaga, the whole. Tuloy ko pa po yung pagbasa in verse 26. Ang ginamit po dun mga kapatid, holos sa Greek word. Anong ibig sabihin ng holos? A primary word, whole or all. Yun ang ninanasa nila. Yun ang ninanasa ni Apostol Pablo. Yun ang ninanasa ng mga unang mga propeta pa noon na nangasiwa sa bayan ng Israel. Ang gusto po nila, ang dadalo na darating sa asimbliya, whole or all, at isa pa hong meaning niya is complete. Kompleto. Hindi yung isang bahagi lang o hindi yung kapirasong bahagi lang, samantalang mas malaki yung wala. Kumbaga po, nagiging burden po yun kay Prophet Moses, nagiging burden po yung kay Apostol Pablo. No, parang yung napanood ko yung pelikula ni Sharon Cuneta, tapasan ko ang daigdig. Yun yung word na ginamit niya. Nagiging burden yun sa kanila. At 14:26, ito pa yung the other verse, yung kaputol nun. How is it then, brethren, when ye come together, di ba? Ang sarap nun, napairamdam na yun. When we come together as a whole, not as a one-fourth part or one-third part lang. Di ba, mas masaya kapag, di ba, na-experience nyo na to mga kapatid, hindi na bago sa inyo to. Parang ang sarap, parang nakaka-uplift ng spirit kapag ang pagkakatipo natin yung punong-puno tayo. Nakakala natin puno na, pero kung titingnan mo yung bilang, yung talagang total membership, kalahati pa lang pala, wala pa pala sa ano. Kung idilal, how much more kung dumalo lahat yung mga nauna pang mga nabautismuhan nun. Kung magiging aktibo lang yun. Di ho ba? Sasabihin ko sa inyo, baka kahit doble nung venue natin doon sa Pasay, yung third floor, baka kulang pa rin kung talagang dadalo yung mga total na mga nabautismuhan ng mga kapatid mula pa noon. Mula pa noong panahon ng matandang big, tibayan, hanggang dumating na po yung panahon ng kung talagang total yung kung mga buhay pa yun. Kung dadalo yun, kulang yung place natin to accommodate. At napakasayang pagsamba noon mga kapatid. Napakasayang pagsamba. Bakit po napakasayang pagsamba? Kasi mamimit mo, ikaw pala yung kapatiran noong 1970. Ikaw pala yung kapatiran. Di ba ang sarap? Ang sarap kakwent. Ano ba yung ano noon? Parang mag-ano ka na, ano yung mga past event ninyo, di ba? Ang saya noon, mga kapatid. Walang boring moment yun. Yun yung pinakamasarap. Sabi niyo, every one of you had a psalm, had a doctrine, had a tongue, and had a revelation, ang sabi po niya doon, and had a interpretation, let all things be done unto edifying. Kasi po, pinaka bottom line, lahat tayo may edify. Lahat tayo magiging matibay.
Yun ho yung pinaka bottom line eh. Ang sarap ho nun yung nakikita mo yung mga sinauna, yung mga nakikita mo yung mga dating kapatid. Nakakapagpatiba yun. Ako nga, pag nakikita ko si Tata Bert, tumitibay ako eh. Kasi kumbaga po sa, ano, ang dami ng battles na pinagdaanan yan, matututo ka sa kanya. Panahon, naabutan niya ang panahon ng senior Tibayan. Naabutan niya na yung mga hindi ko naman inabutan yun. Eh, pagka nagkikwento siya ng gano'n, ba? Ang tumitibay ka. Di ba? So, ang bottom line, kung bakit po yan na, yan ang ninanais sa mga ano, ng mga apostoles noon pa na pag nagkakatipon, ang gusto niya whole, complete. Kasi yung edip, ang pinaka bottom line na yung mga dumadalo ron, tumitibay lahat, na edified. Mga kapatid po. Napaka-importante nun, napakahalaga nun. Bakit po, ito yung napakaganda to, bakit po yan ang ninana sila na kapag ka dumatang ang asimbliya, kompleto sana. Kompleto sana, sabi nga nung ano, nung word na madalas na nangyayari ngayon, sana all. Yung mapapasana all ka na lang kapatid. Sana all na tuwing araw ng unang araw ng Sanlinggo, sana all whole, kompleto yung dadalo. Bakit? Tingnan po ninyo ah. In Hebrews chapter 10 verse 24. May reason ho kasi. And let us consider. Pansinin niyo po ang sinabihan po mga mananampalataya. Kapag dumarating yung assembly, merong utos eh. Hindi lang yung maikipagtipong ka. Hindi yung hindi lang yung hando, yung ikaw ay magiging living sacrifice. Hindi lang ikaw yung royal priesthood. No? Hindi lang ikaw as na bumubuo ng templong banal sa Panginoon. Meron pa. And let us consider one another to provoke and to love and to good works. Napaka-importante pala niyan eh kung bakit kompleto. Ay kapatid, kaya ka pala matagal na wala. Kasi nung dumating yung bagyo, lugar niyo pala yung tinamaan. Nung nalaman mo yun, mauudyok ka ngayon sa pag-ibig. Dahil meron kang pag-ibig na naka-install sa puso mo sa kapatid mo na kaya pala siya hindi nakadalo, sila pala yung tinamaan ng bagyong yaon, nabuwal yung bahay. Mauudyo ka sa pag-ibig. Magbibigay ka ng tulong sa kanya. Nakuha po ninyo mga kapatid. Ay kaya pala hindi nakadalo ang kapatid. Meron palang nangyaring hindi maganda. Meron palang sakunang nangyari na hindi natin alam. Kaya nga di ho ba kapag ano, nalalaman sa balitaan, tama ho ba? Tama? Kasi sino makakaalam ng buhay mo, ng pinagdadaanan mo, di ba, ng mga nangyayaring event, pangyayari sa buhay ng isang kapatid, kung wala po siya sa asimbleya dahil doon po maikikwento niya eh. Uy, naoperahan na pala. Uy, nanganak na pala yung ano mo. Di ba? Uy, nanganak na pala. Ang problema, hindi makalabas sa ospital. Kasi kulang ang pambayad. Mauudyo ka ngayon na maalam na pag-ibig para iparamdam sa kapatid. Tama ho ba? Kaya ang gusto na Apostol Pablo, kapag ka mayroong pagkakatipon, kung buhay lang rin naman in physical ang mga kapatid na ito na mula pa noon ay nabautismuhan na, dumating lahat as a whole. Hindi as a part lang. Tanong nyo po, sa verse 25, yung sumunod na verse. No? Ang ginamit po doon na Greek word, kata noye. No, ang ibig sabihin po, and to observe fully, behold, consider, discover. No? Kasi doon mo nalalaman, eh, ganun pala ang pinagdaanan ng kapatid. Di ba? Hindi natin alam. Pero dahil may gathering, nagtitinginan tayo sa isa. Siyempre kaya nga po, alam nyo, minsan ang isang namimiss ng mga kapatid, yung pagbiglang tapos na yung pagsamba, nakakagulat yung mga nasa likod, naalala ko nun. Sabi nga ni ano, hindi ko pa nakamayin yung kapatid, hindi ko na kumusta. Bigla na lang nawawala, hindi na nakikipagkamayan. Bigla na lang bababa kasi nandun sila malapit sa hagdanan eh. Ewa, paano nga natin magagawa nga ito mga kapatid? Yung para maudyokan tayo ng pagtitingin, ng pag-ibig sa isa't isa kung hindi natin malalaman, yung ano nang nangyayari, ano ganap.
Kaya ang gusto ni Apostol Pablo at ng mga naunang mga lingkod ng Diyos na nangangasiwa sa bayan ng pananampalataya ng Israel, kumpleto. Yun yung dahilan. Tingnan niyo po yung verse 25. Kanina po may sinabi ako, dalawang beses lang po nasulat yung word na espinagoge. Ito po yung ikalawa. In Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Dapat yan, wag. Wag daw natin pababayaan. Kasi po sa pagkakatipo na yan, diyan po natin napapadama yung pag-ibig natin sa isa't isa. Love one another. Tama ho ba? Diyan po natin nagaganap yun. Sabi ni Jesus Christ in first ng John 13. No, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ngay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. This is the mark of a true disciple. So paano natin maipapadama kung wala sila? Tama po ba? Mga kapatid ko, kaya napakahalaga yung pagkakatipong, kaya sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some. Kasi nagiging ugali ito ng iba eh. Tingnan niyo po. Pagka-assembly wala. Pero sa mga events ng iba nandoon, magugulat ka. Tapos nakapost pa sa FB. Meron pa, may nahuhuli. Pasensya ka na kapatid. Merong ganitong scenario sa iba na naakwentuhan ko yung preacher doon sa maunlad ng malolos na Sunday. Merong pang isang pamilya, sabi, dumalaw na doon sa nanay nila, doon nagsamba. Eh, nakita namin yung post. Nasa SM malolos naman pala. Ipinost pa nila. Ipost nila. Hindi magsisinungaling yung caption. May oras pa at may petsa. Uy, diba? Eh, sinong niloko mo? Diba? Absent ka sa assembly, pero sabi mo, nadudong ka sa, dumalaw ka sa ilos mo, tapos sumamba kayo doon. Pero yung post mo sa FB, nung oras na yon nasa SM malolos. Tapos may dala-dala kayong SM, ano, naupos yung ano nyo doon. Diba? Nakakalungkot. Diba? Paano mo may papadama? Kaya sabi po, as the manner of some. Marami yung ganyan, lumalamig na. Wala na excitement sa pagsamba. Iba na ang excitement nila, wala na sa assembly. No? But exhorting one another, kaya napakahalaga po ng duty nating mga aktibo, kumbinsihin yung mga hindi aktibo sa gawaing assemblyang ito. Gaano kahalaga ang assemblyang ito? No? Exhorting one another, and so much more, ito po yung dahilan eh, and so much more as ye see the day approaching. Ano po yung the day approaching na tinutukoy dito ni Paul? Yan din po yung binanggit sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Yung ina-anticipate nating lahat, pati noon pa ng mga mananampalataya. Ano po yun? Yung the coming of Messiah. Yung general assembly na igagather niya lahat ng mga people niya from east to west, to east to south, sa lahat ng panig, sa ang globa man po ng sandaigdigang ito, at titipunin niya para isama niya sa langit ang mga kanya. Yun ho yung ina-anticipate natin sa gawain ito, mga kapatid. Kaya malaki po yung ating obligasyon. Ayaw pong mga aktibo para kumbinsin. At lastly po, mga kapatid, ang tao, tayo po, whether we like it or not, habang tayo nabubuhay sa mundong ito at hindi pa ho dumarating hinihintay natin na pagparito ng Panginoon, ito pong ating paksa na asimbliya, whether we like it or not, no? Dito na po yung last verse na babasahin ko. In Acts chapter 20, verse 6 at verse 7, pabaliktad po yung pagbasang ginamit ko, mga kapatid. Verse 6 at verse 7. So unahin ko lang po yung verse 6. Ito po yung paglalakbay na nangangaral po na may missionary journey po si Apostol Pablo. And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread.
and come unto them to Troas in 5 days. So, pansinin niyo po, matagal pala yung kanilang paglilakbay, 5 days. Where we abode 7 days. So, nag-intay po sila doon. No, yung paglalakbay nila, tumagal po ng 5 araw yung travel nila. Tapos sa po, they abode for 1 week. Kasi ang 1 week po, 7 days. Tama ho ba? Tama ho ba, mga kapatid? So for what reason? No? For what reason na sila po yung nagtigil pa doon ng 7 araw? In verse 7. And upon the first day of the week, the same day din po na itong araw na ito, na tayo po nasa assembly, sa platform pong ito ng Zoom, yung makabagong teknolohiya ng ating pagkakatipo, ng ating assembly. The first day of the week, when the disciples come together. Same din po yan, parehong-pareho ng ginagawa natin. Makabagong nga lang yung teknolohiya natin. Pero parehong-pareho po yung diwa. No, mga kapatid? Ang layunin to break bread. Alam mo niyo mga kapatid, ang pagsamba, ito po, totoo po ito, ang pagsamba hindi lang naman talaga araw ng Linggo. Ayag kayo? Kasi ang pagsamba po, ibig sabihin, pagsamba, paglilingkod sa Diyos, to please God. Yung ating katawan, araw-araw, haing buhay sa Diyos. Kahit wala po tayo sa asimbliya. No? Pero, hindi po sa bawat araw na yan, meron pong utos na mag-break ka ng bread and to drink the cup. 1 day lang po yun upon the first day of the week. Payag kayo? Doon lang po inutos yun. On the first day of the week. To break bread and to drink the vine of the grape. Doon lang yun. No, mga kapatid. Kaya, kumbaga sa moksing, ito pong unang araw ng Sanlinggo, ito yung main event. Tama ho ba? This is the main event. This is our main event. Oh, mga kapatid. Paul preached unto them ready to depart on the morning and continued his speech until midnight. Kita nyo po, whether we like it or not, yung gawain pong asimbliya, regular ho yan. Ang makakapagpahintulan dyan, dalawang bagay lang. Una, kamatayan mong physical. Kamatayan kong physical, kamatayan mong physical. At yung ikalawa, yung pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Whether we like it or not. No, mga kapatid ko, sana po yung paksang ito, sana po magkaroon po ng pitak sa ating mga puso at isip na itong gawaing asimbliyang ito, yung ginagawa natin, baka, bagamat makabago itong pamamaraan ng teknolohiya ng pagkakatipo. Sana po maging yung pagkilos natin, yung emosyon natin, yung damdamin natin sa pagkakatipong ito, gaya ng inaasahan ng Diyos na makita sa atin. Muli po mga kapatid, maging mapagmahal po tayo sa ating pagkakatipon para sa Panginoon tuwing unang araw ng Sanlibutan. Isang magandang araw po sa ating lahat. At tayong punawa tayo ng Panginoon.